Tanungin mo sarili mo, ano gagawin mo kapag nasa harapan mo na yung dalawang demonyo, yung revenue officer at saka yung group supervisor, nag-uusap kayo tungkol sa notice of discrepancy. Inimbitahan ka. Halika. Discussion of discrepancy. Hindi basta-basta pumupunta dyan yung dalawang klase ng tao. Number one, yung ignorante. Kung ignorante ka, huwag kang pumunta kasi lalamunin ka ng BIR. Number two, kung hindi ka prepared, lalamunin ka ng BIR. At huwag mo kalimutan, mga ka-taxpayer, kung minamahal, na i-like po yung ating YouTube at saka yung ating ka-taxpayer Facebook. Madali lang naman i-like, pipindutin nyo lang ho yung like button. Ang purpose ho ng pagla-like nyo para ho ma-spread out natin sa buong Pilipinas, buong mundo at buong universe na may solusyon ang bawat taxpayer sa hamon ng mga Bureau of Internal Revenue at ang hamon at pag-uusapan natin sa araw na to, mga ka-taxpayer, kung minamahal, ay tungkol ho sa discussion ng DOD. Ayan. Ang pag-uusapan natin sa araw na to ay ano dadalhin mo? Ano sasabihin mo? Ano ang susulatan mo o susulatin? Yan ho yung mga dapat ninyong maintindihan, mga ka-taxpayer, kung mahal. Hindi basta-basta pumupunta. Punta ako doon! Sabi ng BIR, pumunta ka! Hindi. Pag pumunta ka, dapat prepared ka. And dapat may alam ka. At yun naman ay lahat na bagay na yon ay sinabi sa iyo ng BIR bago ka pumunta. At huwag mo kalimutan na mag-franchise na sa akin para kung merong LOA ka ngayon, natanggap mo kasi 70,000 yung LOA na in-issue. Okay? Pinestop yung issue, sigurado January 9 makakatanggap ka ng LOA, meron ka ng panlaban. 50,000 lang ang franchise fee at may support ka sa akin tungkol sa LOA hanggang subpoena duces tecum. Mag-franchise ka na, mga ka-taxpayer, kung minamahal, para ho sa inyo yan. Ano ang isusulat mo pag ikaw ay nasa loob na ng discussion of discrepancy? Sino yung mga dadalhin mong tao? Okay? At paano ka magsasalita? Paano ka magsusulat? Yan ang mga i-discuss ko sa araw na to. At samahan ninyo ako sa mga nag-click ng like button. Maraming salamat. At sa mga mag-franchise, i-email nyo na ho yung inyong intention sa akin, mga ka-taxpayer ko. Ano? So, umpisahan ho natin ang pag-aaral ho natin sa letter. Of course, makaka-receive ka ng letter na notice of discrepancy. Hindi ho kayo magkakamali. Kasi nakasulat na ho dyan ay notice of discrepancy. So, pag-aralan ho natin yung content. Sabi rito, please take note that this is not yet a deficiency tax assessment. Gagawa ka ng sulat. Sasabihin mo, this is a tax deficiency assessment because yaan po ay mayroong interest, surcharges, at penalty. Number two, nakasulat na rin ho dito yung mga gagawin mo. Sabi rito, ine-invite ka sa discussion. At meron kang 30 days to confirm yung iyong present. So pagkatanggap mo nito, dapat within 24 hours, gagawa ka ng letter. Kasi 30 days eh, any day doon sa 30 days, pwede kayong mag-usap. Pwedeng paulit-ulit. So ako, sinasuggest ko, isang beses lang ang pag-uusap. Ang strategy kasi, bago kayong mag-usap, alam na nung revenue officer, yung utak mo. Ayan. Pero kung ipapaalam mo yung utak mo at the end, doon during the discussion, unfavorable ho yun. Hindi ko nire-recommenda yun. Ang discussion is later,
yung pagkakaalam nila sa utak mo is beforehand. At ikaw magdidikta kung kailan magkakaroon ng discussion of discrepancy. So, kasi dito, pag nagkaroon-karoon ng failure to appear, for example, mag-meeting tayo ng January 5, hindi ka nag-appear, ano mangyayari? Ikaw na nagsabi nun eh. Yung winave mo raw yung right mo doon sa discrepancy at wala kang objection. Therefore, yung failure mo, tama ang magiging sistema ng mga BIR sa kanilang deficiency assessment. Tapos rito, sinasabi rito, nag-failure ka rin ng dalawang klase ng failure eh. Nag-failure ka ng submit ng documentation. So, yung kanilang assessment, dadali nila sa regional assessment division. So, dalawang klase ng failure. Uulitin ko lang. Maaring makulit ako because gusto ko matuto ka. Number one, nag-fail ka na magsabi kung kailan mo gusto na mangyari yung discussion of discrepancy. Talo ka ron. Nag-failure ka na mag-submit ng supporting documents. Talo ka ron. Nag-failure ka mag-appear. Oh, sorry, tatlong failures pala. Nag-mag-appear doon sa sinet mong date ng discussion. Huwag mong gagawin yon. Talo ka. Ang talo, uuwing walang pera. Uuwing masama ang loob. Uuwing stress ang utak. Uuwing may sakit. Ayokong mangyari yun sa'yo. Okay? So, ang solusyon, napakasimple. Number one, iset mo yung date. Number two, bago dumating yung date na yon, nasubmit mo na lahat ng documents. And number three, mag-appear ka. Ang didiscuss ko na very important sa araw na to is ano yung mangyayari sa loob ng discussion of discrepancy. Dapat ikaw yung may control nung discussion. Kaya sinasabi ko sa iyo, mag-franchise ka na para matutunan mo to, pero hindi to kasama dun sa 50,000 franchise, ha? Ganito ang gagawin. Ganito. Kung hindi mo kayang bayaran ako ng professional piko, simple lang. Padala mo sa akin yung notice of discrepancy mo bago maging due date. Ako gagawa ng discussion on discrepancy strategy. Ganito, gagawa ako ng ganito para paulit-ulit mo na mapanood at pumasok sa utak mo at utak ng mga kasama mo. Pwede mo panood yan eh. Pwede yan ay confidential records mo. So, base dun sa bibigay mo sa aking notice of discrepancy, gagawa ngayon ako ng strategy ng mga dapat mong sabihin during the notice of discrepancy. Bibigyan ko kayo ng isang example dito sa aking ginagawa. Okay, sabi dito, any findings, bibigyan ka kasi ng BIR dito, ang tawag dito ay procedure in responding. So, inuutusan ka ng BIR pa, paano dapat mag-response. It's a bait, kumbaga sa isda, ha? Hinuhuli ka, nilalambat ka, pag-aralan mong maigi. Pag-aralan mong maigi yung isasagot mo rito at gagawin mo. Any findings, sabi rito, i-explain daw sa'yo. I-explain sa'yo. Ibig sabihin, mga ka-taxpayer ko, huwag mong i-explain yung findings nila sa kanila. Sila yung mag-explain sa'yo. Okay? Explain. So, ikaw yung magtatanong kasi ikaw yung hindi nakakaalam ng ginawa nila. E di, pigain mo sila para lumabas yung, alam mo, hindi masarap yung pineapple. Ha? Hindi ka makagawa ng juice kung hindi mo pipigain yung pineapple. Yung prutas, di ba sarap ng pineapple juice? Pigain mo hanggang wala ng katas. Ganun din, pag nando doon ka mismo, kaharap mo sila, yung revenue officer at saka yung group supervisor, mismo, pigain mo sila. Nalalabas yung juice na kailangan mo. Kasi yung juice ay magbibigay sa'yo ng energy. Magbibigay sa'yo ng power
magbibigay sa iyo ng kaalaman. Ganon, yung paggawa, pagsasalita. So may marami naman diyan sa YouTube na pwede kayong pwede niyo pag-aralan, yung tinatawag na examine and cross examination. Ganon ang strategy. Pero siyempre, hindi naman tuturo sa iyo ano yung tama mong sasabihin at ikaw-question. Kaya importante na present sa iyong harapan yung ginawa nilang NOD. Baka mamaya yung question mo is irrelevant. Ay, mahahaba lang usapan yan. So, maliwanag ho yun. Sila mag-explain at hindi ikaw. Ito sa isa sa mga katarantaduhan na nakikita ko. If you agree, tama naman. Mag-sign ka na agreement form, bayaran mo yung tax. Agree ka dyan eh. Ito ho yung tinatawag kong parang questionable o intriguing. If you do not agree, itatransmit namin yung record sa regional office. Mali po yun, sir. Mali ho yan. Yan sinasabi kong bait eh. Nakasulat ho sa batas natin, pag nag-protest, kasasagot sila. May Supreme Court decision ho yan. Meron ho yung tawag nito, legal basis na kailangan silang sumagot. So, ite-threat mo ngayon sila. Pag hindi ka sumagot, didemanda kita ng non-feasance. Criminal ho yun. Five years to 10 years imprisonment at may penalty po silang 100,000 kapag hindi ho sila sumagot dun sa protest mo. So, sa madaling salita, bago ka pumunta, may protest ka na. Ang pag-uusapan nyo is just a reconciliation. Sabi nga niya eh. So, umpisa pa lang. Is a reconciliation. Ayan, oh, liwaliwanag ng gusto niyang mangyari. Oh. It's a reconciliation ng inyong ideas. Kasi opposing ideas kayo. Yung revenue officer, gusto mong kolekta ng buwis. Ikaw, ayaw mo magbayad ng buwis kasi alam mo, mali yung ginawa nila. So, opposing yan. Kasi yung revenue officer, gustong makakolekta ng buwis. Dalawang klase. Mapunta sa bulsa nila yung koleksyon or mapunta sa gobyerno, magkakaroon sila ng merit or reward as revenue officer nakakolekta ng malaking buwis. So, either case, panalo sila. So, wag mo silang bigyan ng ganong luxury. Lumaban ka. Ipaglaban mo ang karapatan mo, ipaglaban mo ang iyong kalayaan, ipaglaban mo ang iyong pamilya, ipaglaban mo ang iyong kayamanan. Hindi binibigay yan, sir. Yung hard-earned money mo, iyo yan. Walang kukuha niya kung hindi mo gusto. Okay. Unang gagawin? Ayun. Preparation. Preparation muna tayo. So, for example, ito yung assessment mo. Yan. Kinulayan ko na. Kasi itong mga BIR official, lilituhin ka. Lilituhin ka hanggang hindi mo na alam kung saan ka nandun. Parang naligaw ka na. Sabi ni Google, dito ka pumunta. Yung pala, wala na karsada. So, ang gagawin mo rito, sir, pagsasama-samahin mo yung magkakapareho. For example, nilagyan ko na ng kulay. So, itong kulay red, iisa lang yan. So, therefore, ang discussion, isa lang. Huwag mo nang dalawahin. Itong kulay yellow, isa rin yan. Isa yun na lang yung discussion. Itong kulay blue, isa. Itong kulay green, isa. So, or and or, may apat na topics kayong i-discuss. Hindi anim. Okay? Yun yung unang gagawin ninyo. Identify ninyo, i-categorize ninyo yung topics bago kayo pumunta. Yung susunod dyan, sikreto ko. Dahil yung sikretong yan ay manggagaling mismo doon sa inyong details of discrepancy. Kaya nga ang tawag ay discussion on discrepancy. So, ang pag-usapan natin, yung details of discrepancy, katulad niyan, nakikita nyo sa inyong mga screen, in-identify ko na yung mga key areas. Ang problem lang ninyo, mga ka-taxpayer kong mahal, papaano nyo to sasabihin sa mga revenue officer na makakakuha kayo ng information na magbe-benefit kayo sa inyong buhay. So, kailangan nyo po ng taong mag-guide, mag-mentor sa inyo. Sinasabi ko, available ho tayo. At i-text nyo lang ho ako, nadyadyan ho yung mga numbers ko. Please, kung kailangan nyo ng tulong, huwag mahiya.
Huwag magpatagal-tagal. Pag pinatagal ho niya, katulad ho ng sakit, lumalala. So, mas maigi nating gamutin ang sakit sa umpisa pa lang. Kasi may sakit na kayo, meron na kayong notice of discrepancy. Maiging gamutin natin from the time na ma-acquire ninyo yung sakit o ma-transmit sa inyo yung sakit. Diba? On the first day, within 24 hours, natanggap nyo yung NOD, sakit na yan. So, dapat within 24 hours, nag-iisip na kayo kung anong gagawin. Hindi ho mahal na i-treat ang sakit habang nag-uumpisa pa lang. Nagmamahal ho ang treatment ng sakit kapag ang sakit ho ay matagal na at malala na. Please, help your family, support your family by protecting them from corrupt and harass and arrogant officials of our government. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, panoorin niyo yung mga video ko. Sinabi ko na kung ano yung aking Facebook at saka yung YouTube account. And nagpapasalamat po ako sa mga nag-click ng like button. See you in my next video.